welcome to my channel. So today, i-share ko sa inyo kung paano natin malalaman kung fake yung Kojisan na ginagamit natin. What? Yes, meron pong fake na Kojisan na kumakalat ngayon, pero relax, okay? Kung nasa Pilipinas ka, madalang ka lang naman ma-fake ng mga Kojisan kasi mostly sa mga napepeke ng Kojisan, yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Okay, bumibili daw kasi sila ng mga Kojisan sa ibang bansa, sa mga Philippine store or Filipino store, yun nga lang napepeke sila, guys. Okay, paano ba natin malalaman kung fake yan? Kung taga ibang bansa ka o nasa ibang bansa ka nagtatrabaho, at kung nasa Pilipinas ka lang, tulad ko, okay, panoorin mo din to para malaman mo kung fake nga ba yung mabibili mo ang Kojisan. Actually, number one na tip ko, kapag bibili ng Kojisan para hindi kayo ma-fake, bumili kayo sa supermarket. Okay? Bumili kayo sa SM, bumili kayo sa mall, o kaya sa Watsons. Doon kayo bumili sa mga butika na legit para malaman ninyo na original yung Kojisan na meron kayo. Okay, meron akong Kojisan dito. Ito yung bago nilang packaging ng Kojisan. Okay? Matagal na akong user ng Kojisan at alam na alam ko yung kanilang packaging. Pero ito, bago to. Bumili ko to sa Metro Town Supermarket dito sa amin, sa Tarlac. Ayan siya. Kapag inalog mo yung original na Kojisan, guys, konting-konting tunog lang yung maririnig mo kasi siksik yung sabon o pit na pit yung sabon na nandun sa loob. Eto. Eto, pit na pit siya dito. Ayan, no? Ayan. Okay? Ayan, okay? Pero, kapag bumili ka naman ng fake na Kojisan, guys, maliliit yung size. Tapos, isa pa, guys, sa pwedeng tip na malaman ninyo, mas darker yung orange nung Kojisan na fake. Okay? Eto kasi, ayan, ganyan yung original. Tapos, kapag nakahanap kayo ng fake, mas darker yon. Tapos, itong kanyang nakasulat dito na Kojisan Skin Lightening Soap, usually nagdodobol yan. O kaya naman, malites o medyo light yung kulay. Tapos, nagdodobol yung Kojisan Skin Lightening nila dito na sabon. Ayan. Pero to hindi. Tignan ninyo. Okay na okay yung pagkakasulat dito sa mismong lalagyanan niya. Tapos, guys, isa pa sa malalaman ninyo, para malaman ninyo na fake yung Kojisan ninyo, nagpa-powder sa gilid. Okay? Ito kasing original, nakikita nyo, walang powder sa gilid. Ayan. Okay? Yung fake na Kojisan, guys, makikita ninyo na nagpa-powder. At saka ito, di ba, pag hinati mo, malambot naman siya kahit papano. Madali siyang hatiin. Yun kasi, guys, kapag hinati mo, yung maiiwan dun sa knife, powder. Tsaka pag hinati mo, sa gitna, may powder na bababa. Actually, nakakita na ako, pero hindi ko siya binili. Kasi nga, bumibili ako sa supermarket. Pag ginamit mo yung fake na Kojisan, guys, usually, ang pinaka-effect nun ay mga ngati ka, magre-red ka, mabiburn yung skin mo. Tapos, kapag bumili kayo ng ganito, titignan ninyo ito. Itong kanyang batch number, manufacturing date, at saka expiration date, parang in-stamp lang. Ganyan siya, oh. In-stamp. Yeah, sorry, hindi nagpo-focus. Ayan. Pero, yung fake na Kojisan na ganito, yung ganito nila, printed. Ayan, itong nakasulat na ganito nila, naka-print siya, guys. Ito kasi, parang in-stamp or tinatak lang siya. Tapos, kapag fake naman yung nabili ninyo, makikita nyo sa box niya, titignan sa likod, 3 years yung kanyang expiration date. Pero yung original, 2 years lang. Halimbawa, neto, o 2020, tapos 2022 siya may expired. Pero yung peke, 3 taon bago siya may expired. Kasi, guys, kapag matagal ka na talagang user ng Kojisan, maaamoy mo yung fake na Kojisan. Kasi kapag fake daw siya, medyo masangsang o matindi yung amoy nung mismong sabon. Yung original, guys, mabulang mubula siya. Diba ito? Mabula siya tapos madaling malusaw. Yung fake naman, hindi siya ganong mabula. Okay? Kapag pinag-compare mo silang dalawa, hindi masyadong bubula yung fake na Kojisan. Automatic fake yon. Okay? Kapag bumili kayo ng product na yun, tsaka masagwa o ano ba? Parang hindi ganun kaya-aya yung amoy nung fake na Kojisan. Okay, guys, kung gusto niyo talaga magpapute, bumili kayo sa Mercury, supermarket, Watsons, at saka sa mga butika na trusted talaga. Okay, huwag kayong bibili online, huwag kayong bibili sa bangketa, huwag kayong bibili kung saan-saan, especially kung yung mga nagbibenta hindi natin kilala. Kasi, di ba, madami ng manluloko talaga ngayon, guys. Kahit na kakilala mo siya, minsan lolokohin ka din. Kaya mag-ingat tayo sa pagbili, especially kung gagamitin mo to sa mukha. My God, ang hirap talagang ayusin o resolbahan yung iyong face kapag nasira na yan, kapag na-burn na yan, nag-red na yan, nangati na yan, ayan, malala na. Although mura lang to, budget friendly, swak na swak sa bulsa, ngayon bumili ka ng fake, mas mura yung fake, sabihin na natin mas mura yung fake.
mapapamahal ka naman dun sa mismong pag-solution o paggamot dun sa face mo kapag nakuha mo na yung negative effect o yung masamang epekto nung pink na Kojisan na binili mo. Ang dami na kasing gumagamit nito guys. Talagang sikat na sikat na yung Kojisan kaya madami nang namimike. Tapos guys, yung lalagyanan pala, ito. Kaya makikita na naman yung original na lalagyanan ng original na Kojisan, di ba? Kapag guys, ito ay peke o yung peke yung nabili ninyo, yung kanyang itsura nung lalagyanan ay dirty white o cream white. Yung peke ha, ganun yung itsura nung kanyang lalagyanan. Pero ito talagang white na white. Okay, white. Pero yon cream white, dirty white, ganun yung kanyang lalagyanan. Kaya kung nasa ibang bansa kayo, sa mga kababayan natin dyan, mag-ingat kayo sa pagbili ng Kojisan. Alam ko gusto nyong pumute, pero bumili na lang kayo sa mga legit o kaya naman magpasabay na lang kayo ng mga products papuntang Pilipinas or papunta dyan sa kung nasaan mang kayong lugar. And additional guys, itong nasa plastic niya, naka-bold yung ibang mga plastic ng Kojisan na fake. Hindi naka-bold yung kanilang letters, tapos black na black yung original, makikita nyo. At saka maaamoy nyo. Kahit naka-plastic pa siya guys, maaamoy nyo yung amoy ng original na Kojisan. Bango nung amoy niya, pero pag fake, ayun, medyo magtaka na kayo. Ayan o, siksik na siksik yung mismong Kojisan na sabon. Pero yung fake, ayan, medyo maliit ng konti, kaya kapag inalog mo, ayan, tandaan nyo na yung mga rason o yung mga... Pwede ninyong tignan kapag bibili kayo ng Kojisan. Alamin nyo kung ano yung fake, ano yung original. Kasi alam nyo naman ngayon, diba, madami na talaga manlolokong tao. At pwede kayong maloko. Tapos gusto nyong pumute, gusto nyong kumines. Eh, yung binili nyo, fake. Ayun, baka hindi kayo kumines. Lalo pang magkaroon kayo ng rashes, redness, at mga iba pang side effect. Tinapon ko na kasi yung mga old boxes ng o old packaging ng Kojisan, guys. Pero ito nga, naubos ko na yung isa. Tapos bumuli ulit ako ng extra, which is ito nga, yung itsura niya. Ayan, guys. Oo. Para makita ninyo. At saka nga pala guys, kapag, ayan, kapag tinas kong ganyan, makikita ninyo na baliktad yung Kojisan. Pero, kapag ito, ayan, nakita nyo, pag tinas nyo ganyan, ang makikita nyo baliktad. Ayan, nakaganyan siya guys. Ganyan yung makikita ninyo kapag mali yung packaging o yung sa box niya. Kasi nakita nyo, ayan. Diba? Ay, wait lang. Ayan, pag tinas mo, baliktad. Pero, yung pink na Kojisan, kahit nakaharap na siya, pag tinas mo, ganito. Ganito yung nakikita niya sa ilalim. Ito guys. Dapat ganito, baliktad. Pero kapag nakita mo, fake, ayan o, ganyan dapat, okay? Pag binaba mo naman, ito dapat yung makikita mo. Kapag fake, ganito, ganyan yung makikita mo, Kojisan. Okay, ganyan. Ito original pareho to guys, minumostra ko lang para malaman ninyo yung fake at saka original. So yun guys, thank you so much for watching. Sana nakatulong ito at saka sa mga nakatira sa Pilipinas, mag-ingat po tayo sa pagbili ng Kojic na sabon. Kasi imbis na kuminis tayo, baka masira pa yung kutis ninyo. Okay, thank you so much for watching. Like this video, sana nakatulong ito. Comment below at huwag na huwag nyong kakalimutang mag-subscribe. Bye!